Good day po sa lahat. So, kanina pong umaga nagkaroon tayo ng problema sa ating pong internet connection. Kaya hindi po tayo nakapag live. Pero kahit ganyan pa po, kahit naputol po tayo ng maaga, ay atin naman pong i-discuss ulit yung ating lesson, pero recorded nga lang po, no? Ang lesson po natin today is ang fractions. So, itong fractions pong ito ay very important na pag-aralan po natin ngayon dahil pagdating po natin ng first grading, ito po yung mga makikita po natin sa ating mga module, lalo-lalo na sa mathematics. So, before po tayo mag-proceed sa fractions at discussion po ng mga formulas na pag-uusapan po natin, pag-usapan muna po natin kung ano nga ba yung fraction. So, ang fraction po is a part of a whole. Hindi po ito buo. Hinati po yung buo ng pantay-pantay, and that is fraction. Kaya po yung masasabi natin, ang fraction ay may similarity sa division. Na po. Kasi, both po, yung process nila is equal na nagdi-divide ng mga bagay. So, ang fraction po ay mayroong tatlong parts. Meron po itong numerator, yung number na nasa taas, denominator, yung number na nasa baba, at saka po yung fraction bar, yung pong sign na nagsasabi na meron pong division sa pagitan ng numerator and the denominator. Ito po yung normal way ng ating pagsulat ng mga fractions. Although, pwede rin po natin silang isulat ng paslant, katulad po nito, na 1/2 is ito po yung another way of writing po natin. By the way po, dahil hindi po ito buo, ibig sabihin ay hinati po equally sa parts. Hindi po ito one whole. Para po maipakita ko po sa inyo na mas maliwanag, gumamit po tayo ng another example. So dito po sa ating pie, ito po ay hinati natin ng pantay-pantay. Sa pagkakahati po natin pantay-pantay, meron tayong binukod na isa. So question, how many slices in all? Ilan po ba ang mga hati na equal parts ng pie na ito? So bilangin po natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. May 8 po tayong mga equal slices ng pie. So ang sagot po sa unang question is, how many slices in all? Ay 8. Next, how many slices were selected or taken? Ilan po bang slice ng cake or ng pie, sorry, ang ating pong pinili, yung hiniwalay natin? Ang sagot po ay 1. Isa lamang po mula sa 8 ang ating kinuha, di po ba? So napaka-importante pong malaman natin kung ilan yung lahat ng hati at ilan lang yung pinili. Bakit po? Kasi doon lilitaw si numerator at denominator. So ano po ba si denominator? Sa denominator po, yung magsasabi ng lahat ng putol. Gaano po ba pinutol ang isang buo? Ilang putol ang isang buo? Yun po si denominator. Ngayon, si numerator naman po ay nagsasabi ilan yung pinili mula sa pinutol. Ilan po yung ating pinag-uusapan. So siya po si numerator. Okay po? So yung denominator, yan po yung kabuuan. Si numerator, siya po yung pinili. Kabuuan, denominator, pinili, numerator. So, in short, si denominator po, dito sa example natin is 8. Kasi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, plus yung pinili, 8. 8 lahat, equal parts ang ating pie. Samantala, ang numerator naman po, isa lamang yung pinili o binukod o hiniwalay. Therefore, 1 ang ating numerator. Ang ating pong fraction, therefore, is 1/8. Isa sa 8. Yun po yung pinakaan natin sa Filipino. Isa mula daw sa 8. Now, para po maipaliwanag po natin ng isa pang bahagi, kinakailangan malaman po natin na ang fractions po ay pwede pong maging tatlong uri. There are three kinds of fractions. Una, proper fraction. Pangalawa, improper fraction. Pangatlo, mixed number. Ano po bang kaibahan ni proper fraction, improper fraction, at mixed number? Nagdrawing po tayo dito ng tatsulok. So, ang tatsulok po, para magmukha siyang stable, balance, hindi ho ba dapat yung kanyang base, yung nasa ilalim niya, ay mas makapal kumpara sa kanyang tip, para po hindi siya matutumba.
Di po ba? Ganyan din po yung konsepto ng proper fraction at saka ng improper fraction. Pag pinag-usahan po natin proper fraction, ibig sabihin, ito yung maayos, ito yung tamang pagkakasulat, ito po yung kadalasang ginagamit. Kaya ito po yung tinatawag na lang proper fraction. Ang proper fraction po, pansinin nyo mabuti, 1/2. Ito po, 1/2. By the thing of value, mas malaki po yung value ng 2 sa 1, di po ba? So, ang dating po nito, mas malaki yung nasa baba kumpara sa nasa taas. So, yan po yung proper. Whereas, pagdating naman po sa improper fraction, ito po ay baliktad. Mas malaki ang nasa itaas kaysa nasa baba. So, ang dating naman po nito ay parang ganito yan. Ito po yung proper fraction sa taas. Ganito po yung improper fraction. Mas mabigat o mas madami yung nasa taas kaysa sa nasa baba. So, hindi po to balance, no? Parang doon sa word na improper, hindi po siya proper. Properly, ito sana. Improper, pagka nakabaliktad. So, tandaan nyo lang, ha? Tatsulok. Mas malaki, nasa baba. Mas maliit, nasa taas. Proper. Mas malaki, nasa itaas. Mas maliit, nasa baba. Improper. Tandaan po yun, ha? Baba, mataas. Or mabigat. Itaas, magaan. Pagka proper. Improper, yung nasa taas, mabigat. Yung nasa baba, magaan. So, parang ganun yan, ha? In terms of, para po mas madali natin maintindihan. Apo, yan po yung concept ni proper fraction at improper fraction. Now, paano naman po si mixed number? Si mixed number naman po ay combination ng whole number at saka po ng ating fraction. Ano pong ibig kong sabihin dito? Tingnan nyo po dito sa part na to. Ipapakita lang po natin, no? Para madali nyo pong ma-identify. Yan. Let's see. Yan po. Meron pong dalawa uri ng number tayong pinatalakay dito. Kaya tinawag siyang mixed number. Ibig sabihin na mix ay pinagsama o magkakaiba. Mix. Para mix nuts, ganyan. So, ano po yung kanyang pagkakamix? Meron po tayong dalawang pinagsama dito. Ano po yung dalawa natin pinagsama dito? Yung una po ay isang whole number. Ito po. Yan po ay isang whole number. Yan, itong si 1. Samantala, ito pong nasa kabila naman ay hindi po siya whole number, di po ba? Siya ay isang, ito po ay isang fraction. So, pag pinagsama mo si fraction at saka si whole number, makakabuo ka ng mixed number. Sir, paano po ba yan sa drawing? Kung ito-drawing po natin yan, ganito po yung maging itsura niyan. Apo, halimbawa, dito kay mixed number. Meron pong isang buo. Ito po yung katumbas ni 1. Tapos, meron naman po na kalahati ng buo. So, paano po yun? Ligyan natin ng kalahati ng buo. Yan. Sample. Sample lang, ha? Hindi po siya may perfect circle. No? Sample lang. Yan. So, sa example po natin, kung mapapansin ninyo, yan po. Easy lang natin. Yan. Okay, example lang po, ha. Yung mixed number natin, yung 1 po natin ay tumutukoy, itong 1 pong ito ay tumutukoy dito sa unang picture. Yan po yung whole number, isabihin buo. Wala po siyang hati, wala po siyang slice. Samantala, dito naman po sa ating sumunod, yung 1/2, ito po ay isang fraction. Ito po yan, no? Dalawa ang hati at isa yung pinili. Kaya po 1/2. Yan pong idea ng mixed number. Isang whole number plus isang fraction. Mixed number po yun. So, now, question. Dito po sa proper fraction. So, nakita po natin kung ano yung proper fraction. Ang proper fraction, mas marami ang value ng denominator kaysa sa numerator.
So, ang tanong po natin, sa proper fraction, sa una, which is a proper fraction? Nasaan po dito sa apat ang proper fraction? Bibigyan ko po kayo ng 10 seconds. Okay, nasaan po dito ang proper fraction? Ang sagot po ay... Ang proper fraction po ay... Ito, 2/3. 2/3 po ang ating proper fraction. Bakit yan po ang ating proper fraction? Ang sagot po kasi, tingnan niyo pong mabuti yung kanyang pagkakalagay na po. Yung pong kanyang denominator ay mas malaki kumpara sa kanyang numerator. Yan po, 3/2. Ito pong una ay improper fraction. Ang sumunod po itong 1 3/7, ito po ay mixed number. Ang 19/10, ito naman po ay isang improper fraction din. Okay po? Now, sumunod, which is not a proper fraction? Nasa naman po dyan yung hindi proper fraction? Bibigyan ko po kayo ng 10 seconds. Go! Okay, ang 4/5 po ba ay isang proper fraction? Ang sagot, yes. E ang 7/8, proper fraction po ba? Yes. Ang 9/8, proper fraction po ba? No. Ang sagot po dito is the 9/8. Ang 9/8 po ay hindi isang proper fraction. Ito ay improper fraction. Kasi mas malaki ang 9 kumpara sa 8. So ito po ay improper. E 4/5 po ba proper fraction? Okay. Ito po ay proper fraction din. Sumunod po. Nasa naman po dito sa mga sumusunod ang improper fraction? 11/5, 2/3, 1 3/7, o 9/10? Sige po, 10 seconds. Ang pinag-uusapan po ha, improper, hindi po proper ha, improper. Ang sagot po ay... Ang sagot po natin ay 11/5. Yung 11/5 po ang ating improper fraction. Bakit? Si 2/3 po, mas malaki si 3 kaysa kay 2, kaya balance or proper. Ito naman po ay isang mixed number, yung 1 3/7. 9/10 naman po, ito ay nakabalance din. So ito po yung proper fraction po natin. Si 11/5 po, mas marami yung ating numerator kaysa sa denominator. Kaya po ito yung ating improper fraction. Sumunod naman po, which is not an improper fraction. 10 seconds. Now, nasaan po dito yung hindi improper? Si 9/5 po ba ay improper? Yes, it is an improper fraction. Si 9/8 po ba ay improper fraction? Yes, ang 9/8 po ay isang improper fraction. Si 5/8 po ba ay isang improper fraction? Ang sagot, hindi. Si 5/8 po ay hindi isang improper fraction. Isa po itong proper fraction. Kasi yung nasa baba ay mas malaki kumpara sa nasa taas. Ibig sabihin, ito po yung proper way na pagkasulat niya. So, proper fraction po. Now, and 7/5 po, improper din dahil mas marami ang 7 kumpara sa 5. So next naman po, pag-usapan natin ng mga mixed numbers. Mixed numbers po. Nakalagay dito yung proper. Isilang natin. Sa mixed number naman po, nasan dito sa number 1 ang ating mixed number? 11/5, 2 3/3, 1 3/7, o 9 9/10? 10 seconds po. Ang sagot po, ang ating pong mixed number po dito ay ito pong 1 3/7. Yan pong ating mixed number.
kasi may whole number na 1 at may 3/7 na fraction. Sumunod naman po, nasa naman dito ang hindi mixed number na to, hindi, which is not a mixed number. Sige po, ito ba ay 3 and 2/5, 1 and 1/8, 6 and 3/4, o 4/5? 10 seconds. Ang sagot po ay, sagot po natin dyan ay 4/5. Kasi po, ang 3 and 2/5 ay isa po mixed number. Whole number niya ay 3, fraction niya ay 2/5. 1 and 1/8 ay isang mixed number. Whole number ay 1, 1/8 ang kanyang fraction. Ang 6 and 3/4 ay may whole number na 6 at mayroong 3/4 na fraction. Samantala, ang 4/5 po, wala po itong whole number. Ito ay isang proper fraction. Therefore, ito po ay hindi isang mixed number. Kapag binabanggit po natin or kapag nagbabasa tayo, halimbawa, in this case po, doon po sa ating 3 and 2/5. Ang basa po dyan is 3 and 2/5. Okay? Ito po, di ba, mga TH yan. Kasi po, in division po yan, hindi po yan whole number. So, dito po, yung 3, whole number po yan. Kaya hinihiwalay natin yung whole number sa fraction gamit ng salitang n. 3 and 2/5. Okay po? Next. So, pag-usapan naman po natin yung isa sa pinaka-major na part ng lesson po natin. Papaano po ba gawin na mula sa improper fraction ay gawing mixed number? O kaya, from mixed number, gawin itong improper fraction. Ito po ay isa sa mga skills na pinag-aralan nyo na before. Pero, kinakailangan po natin siyang i-review bago po natin discuss yung fraction ulit sa darating na October. So, paano po ito? So, example na ginamit po natin is 3/2. Ngayon po, susulat natin yung 3/2. Paano po ba natin isosolve ito? Di po ba meron na tayong strategy? Now, ituturo ko po sa inyo yung isang strategy na medyo sa palagay ko po ay makakatulong din sa inyo. Ito po yung madalas namin ginagamit para i-discuss yung ganitong concept. So, ang una ko pong ginagawa is yung pong 3 na numerator or yung numerator ay tinutumba ko sa kanan. Okay, yan po yung lagi kong sinasabi sa mga estudyante ko, tumbang kanan para maalala po nila na papuntang right. So, pag natumbang kanan, napunta na po siya dito sa kanan nito, ni denominator. Next, ano pa pong itutumba? Yung ating fraction bar. So, tumbang kanan ulit, para na slide lang, yan. Nagkaroon na po tayo ng wall sa pagitan ni 2 and 3. Then, lagyan po natin ng roof. Matutuloy na natin yung ating division symbol na ilang 2 mayroon kay 3. Bali, 3 divided by 2. Apo. So, paano po yan? Ilang 2 meron ang 3? Ang sagot ay 1. Meron lamang isang 2 sa 3. So, 1 times 2 is equals to 2. Ngayon, after po natin mailagay yung ating sagot dito, syempre maminus natin si 3 at saka si 2. 3 minus 2 equals 1. So, meron na po tayong sagot. Ito po ay ating remainder. Tandaan po natin ang mixed number po, kapag nagkaroon tayo ng remainder, lumilitaw ang mixed number. Na po. So, ang nangyari po, meron tayong sagot na 1 bilang remainder. Ito po si remainder. Ano po nga ang gagawin natin kay remainder? Ang gagawin po natin, bali, ang sagot po natin is, yan po ha, ang gagawin po natin kay remainder ay itataas po natin ito. Okay? Ilalagay po natin ito bilang isang numerator. At yung ating sagot na 1, yun po yung ating maging whole number. Na po. After po natin maitaas ito, next po, lalagyan natin ng fraction bar. So, meron na tayong whole number, meron na rin tayong numerator. Ang tanong, denominator naman. Saan po kaya natin makikita si denominator? Ang sagot,
si denominator ay yung denominator din kanina. Ano ba yung denominator natin kanina bago natin tinumbang kanan? Hindi ho ba 2? Therefore, ang sagot na ilalagay po natin sa ibaba ng ating fraction bar ay 2. Therefore, ang sagot po natin ay 1 1/2. Okay? Mula po doon sa ating ginawa na 3 halves, tinubang kanan, 3, tumbang kanan, fraction bar, lagyan ng roof, then divide, 1, 2, 3 minus 2 equals 1, remainder na 1 ay ating itataas, then po lalagyan ng fraction bar, then yung ating denominator, copy, may lalagay yung 2, then we have an answer na 3 halves is equals to 1 1/2. Okay po ba? Ulitin po natin. In this case naman po ay 5 halves. Paano naman po natin isolve ito? So, ang una po, isulat natin si 5 halves. Tumbang kanan, si 5 dito sa right. Fraction bar dito sa right. Then, gawin siyang division. Yan po. Then, we divide. Ilang 2 mayroon kay 5? 2. 2 times 2 is equals to 4. 5 minus 4 is equals to 1. Ganto po yan. Ilang 2 mayroon sa 5? 2. 2 times 2 is equals to 4. 5 minus 4 is equals to 1. Itaas ito at ang 2 ay gawing denominator. So si 2 na ating pong quotient ay magiging whole number. Si 1 ay magiging numerator at si 2 ay magiging denominator. Ganto po siya yan. Si 2 ay magiging whole number. Si 1 na ating sagot is the numerator. At ang dating denominator ay 2, iulitin po natin. Na po. Sir, kung pong nakaganyan na yan, okay, meron po bang way para ibalik pa yan ulit doon sa kanina? Meron po yon. Ang tawag naman po doon ay mixed number to improper fraction. Pero didiscuss po natin yan mamaya. Kayo muna po, subukan natin ngayon. So, ang ating pong fraction or improper fraction ay 7/4. Pwede nyo po bang gawin ito bilang isang mixed number? Bibigyan ko po kayo ng 30 counts. Go! Okay, nasolve yun na po ba? Tingnan po natin ha. So, sa pag-solve po nito, tumbang kanan, 7 dito, 4, ilang 4, mayroon sa 7, meron po tayong isa, then, atin pong susubtract, lilitawan 3, 3 sa taas, ng numerator, ang denominator ay 4. Ang sagot, 7/4 equals to 1 3/4. Tingnan niyo po ha. Itong tumbang kanan natin, 4, 7 dito. Tapos, i-divide po natin, 3 ang lilitaw. Tapos, ang kokopi ng denominator, 4. Kaya, 1 3/4. Sumunod, ito naman pong 9/4. Ano kaya ang sagot kapag ginawa natin na mixed number ang 9/4? Bigyan ko po kayo ulit ng 30 seconds. Go! Okay, pwede nyo pong i-check yung naging sagot ninyo. Ang tamang sagot po ay 2 1/4. Okay, nakuha po ba natin? Now, dun po sa sinabi ko sa inyo, may isa pong way para po ito ay ating maibalik. Mula sa pagiging mixed number, pwede rin po siyang maging improper fraction. So, paano po yon? So, kanina po, di ba ang ating halimbawa sa paglilipat ay ginawa nating
3 halves. So, dapat po, ang 3 halves ay sagot po nito ay 1 and 1 half. So, ang gagawin po natin ay ipapakita natin si 1 and 1 half na magiging 3 halves. Paano po yun? Tingnan po natin. Meron po tayong dalawang operation na gagawin. Multiplication and addition. So, una po, tingnan natin yung mga ating mga numbers dito. Meron tayong whole number, meron tayong fraction, 1 ang numerator, 2 ang denominator. Ang first step po ay denominator times the whole number. Ita times nyo po ito. So, 2 times 1. Okay, 2 times 1 is equals to 2. So, after natin makuha si 2, ang gagawin po natin, 2 na yung ating whole number, yun pa yung ating i-coconnect sa numerator na 1. And this time, si 2 po hindi siya times 1. Ito po ay 2 plus 1. So, ulitin po natin ha. Dito po, 2 times 1 equals 2. Then, pag ito naman po sa kabila, magiging siyang plus. Diba nakuha na po natin si 2? 2 plus 1 is equals to 3. Now, anong gagawin natin sa 3? Ang gagawin po natin, isusulat natin bilang numerator. E nasa naman po yung kanyang denominator? Ang kanya pong denominator, kung lalagyan natin ng fraction bar, ay kapareho ng denominator niya kanina. Ang denominator is 2, so rewrite po natin ay 2. Therefore, 1 and 1 half is equals to 3 halves. Nakita niyo po, yung kanina na inikot natin, pag inikot mo, lilitaw pa rin yung kabila. Ibig sabihin po nito, tama yung sagot natin kanina at tama rin ang sagot natin ngayon. Now, another example po. Paano naman kung 2 and 2 thirds? Paano natin ito isosolve? So, isosolve po natin sa pamagitan ng una, 2 times 3 is equals to 6. Times po ito ha. Then, 6 plus 2 is equals to 8. Then po ang 8 po ang ating numerator. Then, yung ang denominator ay 3 kasi kukopihin lang po natin. So, nakita nyo po, yan naman po ang process ng paglilipat ng mixed number to improper fraction. So, yan po, natutunan po nyo po yung ating paglilipat ng improper fraction to mixed number at saka mixed number to improper fraction. So, bilang isum up po natin, ito po yung ating parts ng fraction. Meron po tayong numerator, fraction bar, tsaka denominator. Ang ating pong numerator ay yung number ng piniling part o parte, samantala ang denominator po ay yung kabuuan kasama yung piniling parte. Yun po ang ating fraction. Pinag-usapan din po natin ang differences ng kinds of fractions. Ang proper fraction, ang kanya pong denominator ay mas malaki at ang kanyang numerator ay mas maliit. Pag naman po improper fraction, ang kanya pong numerator ay mas malaki at ang kanyang denominator ay mas maliit. Ang mixed number naman po ay combination ng isang whole number at isang fraction. Napag-usapan po natin din sa araling yung paglilipat, changing improper fraction to mixed number at saka changing mixed number to improper fraction. Na ang process po, katulad na nabanggit po natin kanina, ay ganito. So, kinakailangan tumbang kanan, bagsak si 3, maging divide. Ilang 2 mayroon kay 3? 1. 1 times 2 is equals to 2. 3 minus 2 is equals to 1. 1 ang ating numerator, 2 ang ating denominator. Now, doon naman po sa ating kabaligtaran nito, the mixed number to improper fraction, ang gagawin naman po, times, add, copy. Times. 2 times 1. 2. Then, copy, add natin ng 1 is equals to 3. Lagay po natin si 3, then copy the denominator na 2. Therefore, ang sagot ay 3 halves. Apo. So, ganyan po yung ating lesson for today. Yung ating kinds of fractions, tsaka po yung changing improper fraction to mixed number,
and changing mixed number to improper fractions. Okay po. Thank you very much po sa ating pakikinig. Maraming pong salamat. Again, ito po si Teacher Bong nagsasabing stay home, stay safe. Ingat po.